Today, magluluto tayo ng lechon kawali. So, I know maraming ways or maraming method kung paano niluluto yung lechon kawali. Ang ipapakita or i-share ko sa inyo ngayon is yung old way. Hindi naman siya old way, parang yung style paano niluluto yung lechon kawali sa probinsya, lalo kapag ka fiesta. So, meron na ako ditong pinakuluan na ano to? Na liempo. So, kagabi ko to ginawa kasi normally yung lechon kawali, pagka pinakuluan mo, kailangan mo siyang patuluin or kahit hindi mo siya pakukuluan, kailangan mo siyang patuluin kasi maraming tubig yung gitna ng pork or ng liempo na gagamitin. So, yung video na papakita ko is yung pagpakulo ko kagabi. And yung mga ingredients na isinama ko doon sa liempo habang pinapakuluan ko siya, which is meron tayong salt. Nilagyan din natin siya ng sa optional yung all-purpose seasoning kasi nilagyan ko din siya ng all-purpose seasoning. And nilagyan ko siya ng bay leaves, peppercorns, garlic, crushed garlic lang. And so yan yung ginawa ko kagabi and pinakulaan ko siya ng 30 minutes. Ito na nga yun, napatulo ko na siya kagabi, overnight. So, kung makikita nyo, medyo may red-red pa yan, oh. Pero okay na yan. Hindi naman siya kailangan lutong-luto kasi ipiprito pa rin naman natin. And, ipapakita ko sa inyo yung method kung paano niluluto yung lechon kawali kapag ka-fiesta. Hindi na tayo magluluto nung ating, or magpiprito nung ating lechon kawali. And syempre kailangan natin ng maraming mantika kasi kailangan siyang deep fried. So pinapainit ko na yung kawali with the mantika. Ilalagay natin to doon sa kumukulong mantika. The way na piniprito yung lechon kawali is nilalagyan nila ng tubig yung mantika kasi kailangan nung pork na maging crispy yung balat at kailangan maglaban yung pork ay yung mantika at yung tubig. In that way, yung pork is mag-render ng taba. So, mainit na siya. Lalagay na natin yung itong ating pork. So, hayaan lang natin yan na maprito. Unahin muna kaya natin yung may balat. Sana hindi ako ligwakin na ito ngayon. Pag ito naligwak, pang ilang ano ko na to? Pang ilang lechon kawali ko na to? Hindi matunog yung yung pagprito kasi nga pinakuluan ko ba naman ng overnight? Overnight. Kasi nga pinakuluan ko na kagabi and medyo tumulo na siya overnight kaya parang dry na siya nung inilagay ko na sa mantika pero mainit na yung mantika. Ayan, actually nagpiprito na siya. So hayaan lang natin yung maganyan. Okay. Bakit ako may hawak na baso? Kasi habang piniprito natin yung pork, lalagyan ko yung mantika ng tubig paunti-unti. And that's the reason kung bakit kailangan ko ng takip. Kasi katulad niyan, pumuputok-putok na siya. So kailangan nating takpan para kung gusto mo pa ng mahabang buhay, kailangan mo isalba ang iyong sarili sa pagkakapaso at pagkakatilamsik ng mantika. I'll show you kung paano ko gagawin 'to. Ayan o, kita niya. So, kailangan niya takpan.
I'm not encouraging everyone na ganito yung gawin ninyo kapag kagagawa kayo ng lechon kawali. Kasi maraming method kung paano niluluto yung lechon kawali. Pwede nyo siyang lutuin sa oven. Pwede nyo na namang prituhin siya ng derecho na hindi na pinakukulan. Maraming method paano lutuin ang lechon kawali. So, ito lang yung isa. And ito yung kumbaga nakasanayan ko. Ayan, kita mo yung ano, kita mo yung balat. Ayan. Medyo chicharon na siya kasi pumutok-putok na siya. So, i-achieve na lang natin siyang mag-brown. Hayaan nyo lang siyang mag-ganyan. Iauli natin na tubig. Oh, di ba? Na-achieve natin yung balat na chicharon. See that? Nakakatuwa, oh. Puputok-putok siya. Kasi nga, yung balat. Okay, malapit na tayong matapos. Ayan, ang ganda, oh, di ba? Oh, crispy yan pagka hanguin natin later. Okay na to. Oh, yes, hindi ako niligwa. Thank you. Okay na siya. I-drain na natin. Ay, nakakatuwa. Ah, yes, ang ganda. Oh, pak. Ganda. So, yan. Pahahanginan mo lang siya para hindi lumamya ito pag tagal-tagal. Okay. Yes. Finally, hindi ako niligwak nitong lechon kawali ko. Try na natin siya. Actually, gusto ko to. Ah, ang sarap. Ganda. Yes! Ha, ang ganda. Look at that. It's so juicy. Crispy on the outside. Juicy on the inside. Sarap. Tikman natin. Gusto ko talagang tikman yung balat. Nagyan. AMSR. Sarap! Yay! Hindi ako niligwa. Pero nakaka-high blood. Doon tayo sa laman. Hoy, langaw. Bawal ka dito. Sarap! Achieve. So, ito na yung ating lechon kawali. Okay, kung gusto ninyong sundan yung method na pinakita ko sa inyo, you can do so. Just make sure you have the proper equipment, you have the proper tools, katulad ng mga ginamit natin, and especially heavy duty dapat. Kung wala naman, whatever makes it easier for you to cook this, ilagay nyo sa oven, matulog kayo habang niluluto siya, it's fine. Or, you can cook it the way na alam ninyong maluto siya, as long as safe kayo. Kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like this video. And you can comment down below kung ano yung masasabi nyo dito sa method na pinakita ko sa inyo ngayon. And sa mga napadaan, sa mga baguhan, Beckenman, consider subscribing to my channel and you can hit the bell button down there para naman kapag ka may in-upload ako in the future, mag ding 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 ting 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 kayo dun sa channel, sa accounts ninyo para makita ninyo kung ano yung mga upcoming videos and other vlogs na ilalagay ko or ipopost ko in the future. Basta natutuwa ako dito kasi achieve ko na yun.
Achieve na achieve ko na yung lechong kawali. So, hindi ko na ito uulitin kasi baka ligwakin na ulit ako. Yun lamang po. Magkita-kita tayo ulit sa next video. Again, ako po muli si Jesse, ang inyong cooking beshie. And you guys, have a good day. God bless. Bye-bye. Alam mo, masarap ka eh. Kaso, baka gumiwi ako pagkakinain kita ng bongga.